And welcome back to my channel, and it's me again. And if you're new to my channel, please do not forget to hit like and subscribe. For today's vlog, I am going to show you my Goodwill haul since I went there last week and I got so much new stuffs. I got cute stuffs there. Yeah, this one is, I got some jeans. This is a Levi's jeans, and yeah, this is a Levi's jeans, skinny jeans, and I got some shirts, nice ones, Team Adidas, black t-shirts, pretty nice stuff, like this one. I got this white, I'm not sure if you call it hoodie. It doesn't have hood, but it's a jacket. It's a nice jacket. It's not a and hoodie. The brand is Jones not, New York Signature. It's like a hoodie. I got some Gap. This is kind of like a hoodie. I got this one. I like this one, it's cute. I like that. I like gray. I like life that. Is simple. Oh. All you have to do is eat, sleep, and eagles. Mommy, I like that one. I have this sky blue. Babe. I have white. I like white t-shirts. And I got plenty of shorts. Since it's already summer, I got shorts. It's almost summer, by the way. It's spring. And yeah, abangan nyo to. Char. Alam nyo na, negosyo ko. Ito. They're cute, actually. This is size small to medium. And I think, yeah, medium. Look, it's pretty nice. This is panglalaki. Panglalaki na shorts. Dalawa sila, gray at saka sky blue. Yeah. Yeah. Kung hindi niyo alam, I love ukay-ukay. Well, most of Filipinos like ukay-ukay, and here din naman sila mahilig din naman sila sa ukay-ukay. I always go there and find some stuff, cute stuff. I found this cute stroller that I gave to Elise for her dolls. It's really cute, this one. And yeah, it's a very cheap price. If you live here in Fayetteville, Tennessee, or you live like near Fayetteville or around Fayetteville, please do check Goodwill. They're very nice and it's very cheap. Clothes stuffs like home decors. They have plenty of stuffs and they have shoes, bags, like toys, kids' clothes. And also, the reason why I love buying clothes, though I don't buy clothes like expensive ones, I love buying clothes because when I was in high school, there is this time na one of my classmates, I was in third year high school when this has happened. And yung isang kaklase ko, pinagchismisan niya ako, pinagkalat niya sa school na I am wash and wear girl. Wash and wear is like you wash and then you wear again, like balik-balik yung suot mo, which is true naman because we only have one pair of uniform, one blouse and one skirt. And kapag sinuot ko siya ng Monday, I will make sure na hindi siya madudumihan kasi I will wear the uniform again Tuesday and wash Wednesday because Wednesday is our wash day. Tapos lalabhan ko siya ng Wednesday, susuot ko ulit siya ng Thursday at saka Friday. So, itong isang kaklase ko, yun nga, pinagkalat niya, pinagchismisan na wash and wear ako. Alam mo, dati kasi big deal sa atin yun eh, yung
pinagchismisan ka, eh, ganito ka, mahirap kayo, ganun. Tapos pinagchismisan niya nga ako na wash and wear ako, and sobra akong nasaktan. Yung feeling mo, lahat ng estudyante nakatingin sa'yo, this good mood ka from the house, pagdating mo sa school, yung confident mo nawawala, nahihiya ka, parang ganun. Tapos ako noon, feeling ko kung sino yung makakasalubong ko, alam niya na wash and wear ako. So, nasaktan ako, umiyak ako. Tapos, daw hindi ako iyakin ha, hindi talaga ako iyakin. Iba yata yung first time na umiyak ako sa school. Umiyak ako sa school dahil nahiya ako. Hindi ako umiyak dahil sinabihan ako ng wash and wear. Yung umiyak ako dahil nahiya nga ako, yung feeling ko, lahat nakatingin sa akin, yung hiyang-hiya na ako. Siyempre may mga crush na tayo, may nanliligaw, tapos ichichismis ka na wash and wear. Nung umiyak ako, nung wash and wear ako, dinala ako ng friend ko, si Renisa, sa bahay nila. Tapos binigyan niya ako ng damit. Binigyan niya ako ng damit. Na hanggang ngayon, iwan ko. Parang andun pa din yung damit niya. Suot ni Papa. Sabi ng pinsan ko, kasi apat kaming magbabarkada. Si ako, si Rizel, my cousin, Reniesa, and Christy. Apat kami. Tapos sabi ng pinsan ko, ano ba, iiyak ka na lang ba? Eh, hindi mo ba i-confront? So sabi ko, ah, ganun ha. Sabi mo, wash and wear ako. Pwes, dumaan siya sa tabi ko, yung kaklase ko. Dumaan siya sa tabi ko. Tapos sabi ko naman, wow, akala mo naman maganda. Yung face naman mukhang... kasing yung face naman kasing lapad ng tataran. Tataran means chopping board. Di ba malapad yung chopping board? Sabi ko, yung face naman kasing lapad ng chopping board. Narinig niya yun. Umiyak siya. Nag-away kami. Tapos lumaki yung gulo. Nag-away kami, umiyak siya, lumaki yung gulo. Tapos may mga estudyante na nakatingin sa amin. Ganon. Umiyak siya. Tapos nagsumbong siya sa mama niya. Yung mama niya is a teacher. And sa amin kasi, sa probinsya, kapag anak ka ng teacher, sikat ka sa school, maganda ka, matalino. Yun yung mentality ng estudyante dati. Sa amin ha, iwan ko lang ngayon. Tapos mayaman pa kayo kasi nga teacher yung mama nyo. Tapos, nagpunta yung mama niya sa school namin. Tapos, pinatawag kami sa principal. Pinatawag ako. Tapos, umiyak siya doon. Siyempre, wala naman akong kakampi. May mama siya ako. Wala, di ba? Eh, umiyak siya. Tapos, ayun nga, pinag-aayos kami ng principal. Dati, masakit. Pero ngayon, wala, tinatawanan na lang namin kapag nag-uusap kami sa group chat namin. Tapos, sinasabi namin, remember when this was happening. Remember this moment na ganito, na ganyan. Tinatawanan namin. Pero dati, wala. Masama yung loob mo. Galit ka. And, yeah, yun nga. Hanggang nag-ayos din naman kami nun. Well, totoo naman na wash and wear ako. Pero kasi, kapag may pera yung parents ko, they always prioritize what we need versus what we want. Until now, yun yung mindset ko ngayon. That I have my own family now. I always make sure that we get what we need before what we want. Yeah, dapat tandaan niyo yun. Yun yung talagang itatak niyo sa utak niyo na need first before wants. Kasi yun yung importante. Tayo kasi, kapag maluwag, nakaluwag-luwag tayo sa buhay, kapag afford natin yung kung anong gusto natin, huwag tayong tumingin sa iba. Tapos sasabihin mo, ay ganito siya, wash and wear siya, pabalik. Paulit-ulit yung damit niya. Kasi hindi naman natin alam yung sitwasyon nila sa bahay. Hindi ka naman dun nakatira. Hindi ka naman kamag-anak nila. So, kung ano yung nasa isip mo, sarilinin mo na lang. Huwag mo na lang i-share sa ibang tao na ganito siya. Dahil kapag sinare mo sa ibang tao, yung pinag-sharean mo, mag-share din sa iba. Kumakalat yan, nakakahiya. Yung tao na sinasabihan yung wash and wear, nahihiya. Kaya ikaw, nung nagsabi sa akin ng wash and wear ako, PM mo ko, bilhan kita ukay-ukay. Joke lang daw. Yun nga,
wag tayong makialam sa buhay ng iba, kasi lalo ngayon yung mentality ng mga bata ngayon, kapag sinasabihan mo sila ng ganun, for example, wash and wear, pero sinasabihan mo sila ay wash and wear ka, grabe yung mentality ng mga bata ngayon, very sensitive, and you know, percentage of bullying right now is very high. Pag sinasabihan sila ng ganyan, yung iba nagpapakamatay, nade-depress. Iwas-iwas tayo sa mga ganun. Dapat maging, mag-iisip muna tayo kung yung sasabihin natin eh nakakasakit ng tao o hindi. Kasi ako dati, sobrang masakit sa akin yun eh. Talagang, kaya umiyak ako. Umiyak ako dahil nasaktan ako. Umiyak ako dahil nahiya ako. Pero wala na yun. Past is past. Natawanan na lang namin ngayon. Pero, of course, hindi ko siya makakalimutan kasi experience ko yung mga ganun. Hindi talaga siya makakalimutan eh. But I already forgive you, and though hindi ko siya makakalimutan, but I forgive you. Tapos friends pa tayo sa Facebook, di ba? Hindi, forgive na ka. Forgive ka na. Char. Hindi, wala na. Wala na yun. High school ba yun? Tagal na yun eh. Pero, hindi talaga siya mawala sa isip ko eh. Though experiences, memories, mga ganon. Lagi tayong mag-isip bago natin sasabihin yung words na gusto nating sabihin. Isipin muna natin kung makakasakit pa tayo ng tao o hindi. Kasi minsan, wala eh. Putak lang tayo. Hindi natin alam may nasasaktan. Mga ganon. Kaya dati, after high school, nagtrabaho ako. Yung pinakaunang sweldo ko, binili ko ng damit. Lahat, binili ko ng damit. Bili ako ng madaming t-shirts, madaming pants, para hindi na ako tatawaging wash and wear. And, dati, kapag naisip ko yun dati, yung patulog ka na sa gabi, tas naisip mo yun, sabi ko sa sarili ko, sana mayaman na lang kami. Sana pinanganak ako mayaman. Or sana baka adopted ako kasi maputi ako. Yung kapatid ko maitim. Yung iniisip ko dati, baka talaga ano ako, mayaman ako. Pag yumaman ako, huyo kayong lahat sa akin. ganun ako dati. Pero hindi naman ako yumaman. Nabibili ko kung ano yung gusto ko. Okay? Pero, hindi ko siya binibili. Like, for example, gusto ko ng bag na ito, yung $500 bag, $600 bag, right? Pupunta kami, sasabihin ko, ay, pupunta ko ng mall ngayon, check ko. Pupunta ko dun, sobrang ganda, $500, $600 bag, right? And when I pick it up and look at the price, I mag-iisip ako kahit lang 50 times kung iisipin. Kapag bibilhin ko to, saan ko siya gagamitin? Magagamit ko ba ito everyday? Nung nasa bahay lang naman ako lagi? Worth it ba yung $506 na ipabayad ko sa bag na ito? Hindi ba siya mapupundo lang sa kwarto? Kasi kuripot akong tao eh. Gusto ko, pag may binili ako, I make sure na nagagamit ko siya lagi. Ayoko yung bumili ako, tas wala, nakapundo lang siya sa kwarto. Minsan, parang naging display na lang siya sa bahay. Eh, ang mahal-mahal, di ba? Hindi ako ganun. Kuripot kasi ako, iwan ko ba? Kaya minsan, sa ukay-ukay lang talaga ako ng ano, naghahanap ng mga gusto ko. Mga t-shirts, mga damit. No. Well, it's branded stuff. High-end. But, it's cheap. And, it's very nice. And it looks new. Though, yung ukay-ukay dito is very different from ukay-ukay in the Philippines. Kasi yung ukay-ukay in the Philippines, parang bugbog sarado na. Dito, parang isang beses lang nasuot, dalawang beses, tas idodonate nila. Tas yung store na pinagdodonita nila, ititinda nila yon for charity. Kaya yung, if you're here and lives here in the area, please do visit Goodwill, Tennessee. And you can find some nice stuff in very affordable stuffs. Alright, that's it for today, and I hope you like and enjoy my video. Please do not forget to hit subscribe and like my video, and also do follow us on Facebook.
Elise Swanson. Bye bye.